Hello mga ka-happy, welcome back sa ating channel. Oh, ito yung dalawang ipon natin na galing kay Doc Boyet. Susubukan natin yung gender sa pamamagitan ng pagnapa. Sabi nung isa kong kaibigan, ang green chick kunur daw ay pag sinapa mo, kung mahaba yung clearance sa pagitan ng breastbone at pelvic bone, ay hem yun. At kung may chin naman, ay cock. Susubukan natin kapain itong dalawang ano natin, green chick kunur natin. Para malaman yung gender nila. Pagkatapos, naka-schedule din sila ngayon para sa DNA test. So, i-compare natin, no? Kung ano yung result ng DNA test at saka yung kapa natin. Kapay natin yung ano, yung clearance sa pelvic bone saka breast bone. Ito yung part na yun. So, yung part na to. Makakabi sa tingin ko itong green chick na to. To, babae siya. To. Sa tingin ko babae siya. Yung isa kapaitin natin. Yung pineapple, kulay niya, pineapple. Pain din natin. Compare doon sa isa kanina, mas mahaba yung clearance noon. Compare dito, mas maiksi yung clearance niya sa tingin ko. At sa tingin ko, lalaki to. Itong pineapple na to. Lalaki to sa tingin ko. So, ito, ginawa natin, yung kapang system na to ay ginawa natin bago yung sa DNA test. So, maya-maya antay natin si Ma'am Roosevelt para i-DNA sila. Nandito po si Ma'am Roosevelt. Roosevelt po, ano? Roosevelt ang para i-DNA yung ating dalawang ipon. Bali, anong method po yung ginagawa para mag-DNA? It's either blood or feather sample. Ah, dalawang ano siya? Yes. Sa dugo or sa feather? Yes. Kahit anong feather po pwede? Usually iba po kasi ang preferred nila sa wings. Pero sa akin, kumuha po sa under the bed. Mas hindi kasi painful nung malaki din sa mga feet. Ah. And mas malaki din yung root. Yun ang importante. Kung sa dugo naman po, saan pong part? Sa kuko po. Ah, sa kuko. Ayan. Kukunan ni ma'am ng sample. Ang ating ibon para malaman yung gender nila. Ilang percent po ang accuracy ng DNA? DNA is 98 to 99%. Okay. Ito po sa blood, yan ang ito ginagawa. Hmm. Hindi siya sagad na sa ugat mismo gumugot yan din. Ito lang siya, hindi siya sagad na sagad.
Pag-press niya lang ng daliri, dapat mag-bibig na siya. Yan lang siya. Ito, we use filter paper, you can also use bond paper, depende. Pero ang bond paper kasi, hindi kagad na nitikit yung dugo. Then, stop na dapat yan. Wala na po. Pag binitawan niya, dapat stop na. Yun, kita niyo yung pagkuha ng blood sample. Yung isang paraan ng pag-DNA ng ibon. Ngayon, lalagyan lang po sa ziplock. Siniziplock siya para hindi ma-contaminate yung sample natin. Mga ilang araw mamang ano niyan, ang yung effectivity niya, yung hindi siya ma-spoil. As long as hindi siya mainit ng araw. Ah, okay. And mas prefer yung dalagay agad sa ref. Kahit ano, umabot siya ng 1 month after yun. Pag sinip nyo po yan sa ibang bansa, nakalamig siya yung nakakooler, gano'n? Hindi naman, pero ano kagad yun, 1 day lang kasi ang ship. Shipping 1 day lang. Pakita ko naman yun sa failure. Nagkakaroon po ba ng pagkakataon na hindi yung mali yung lumalabas na result? May chances din pero very small percent. Yung 2% bale no, sa 98. Pero most of the time, behavior na nakipon yung may problema po. May mga na-encounter din po kami noon. Tama yung DNA, pero yung virus mo. So, bali sa 100, pwedeng 2 ang magkamali. Yan po. Ito naman yung sinasabi ko sa feather. Dito ako kumukuha. This is under the tail. Ito yung kinukuha ko. So, pag ito kinuha nyo, hindi siya stress. Ito ang importante. Yung 2 ko. Yan na hindi mahawakan. Then, pag nakuha, dahil sa plastic. Yung pinakadulo po niya, ano po? Ayun. Okay na. Aba, pwede kayong mag-promote. Baka gusto niyo mag-promote. Nung DNA, ano nyo? Hindi ako. Ayun, pagka gusto niyo po magpa... Client ko na lang mag... Pagka magpa-DNA kay Ma'am Rosebel ang... Meron po siyang Facebook account. Pwede niyo po siyang personal na i-message doon. Bali ilang araw po bago lumabas yung result nun? Maximum na yung 1 week, pero depende kung kailan nila napadala. Kailan ko napadala sa tayo. Ako. Ayan, 1 week. Salamat pa, ma. Magbabayad na tayo. Bali, ang payment po natin, 350 pesos. Yes. Plus 200 per bird, tapos 240 shipping fee. Yes. Plus transportation allowance. Depende yung sa layo po, ano po? Depende sa layo, depende kung driver sa ang dalawa or transport. Kaya mas prefer ko na public transport para makatikip din yung magpapadilin. Okay. So, si Ma'am Rosebel po, recommended na sa DNA po. No? Marami na siya client na DNA. So, magpapadilin po kayo, siya po yung kontakin niyo. Thank you, ma. Shoutout sa ating mga kahabi, JK Losa, Kaysen Asuncion, Orlando Bideña, Paul Christian Malyari, John John Pareño, Lord David Gutierrez, Josh Steven Abo, Victorino Yuson, John Patrick Aurea, Joshua Santelises, Donald Cruz, Francis Benitez, R.S. Reyes Ibiari, Mark Teniel, at Kevin Ebuesa. O, ito na yung resulta ng DNA test ng 2 ibon kumpara dun sa kapa na ginawa natin. O, yan. O, yun po yung result ng ating pagpapa-DNA test.
pareho siyang lalaki. Ang problema natin ngayon, hindi natin mapaparami to kasi pareho nga siyang lalaki. So maghahanap tayo ng hen na pwedeng kapalit o dalawang hen para parehasan sila. Sana muli ay may natutunan kayo at nakapulot ng aral mula sa video na inyong natunghayan. Salamat sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.